Isang serye ng GMA7 hindi na nag-number 1, nawala na sa top list na pinaka-pinanonood ang kaganapan tingnan ng mga detalye. Tila nalungkot ang mga supporters at viewers ng isa sa serye ng Kapuso Network na kung saan ay naging numero 1 ito sa free TV noon. Hanggang sa magtapos ay ipinalabas din ito sa isang streaming platform sa Netflix na naging numero 1 din sa listahan ng pinaka-pinapanood. Subalit sa latest na balita, nawala na ang Maria Clara at Ibarra ng top 10 TV show sa Pilipinas ngayon sa Netflix. Sa loob ng 66 na araw, ito ay naging bahagi ng top 10 TV show sa Netflix Philippines mula April 16 hanggang June 20. Ang mga bida ng nasabing Kapuso series ay sina Barbie Fortesa, Julian San Jose at Dennis Trillo kasama si David Licauco. Ang kasalukuyang nangunguna sa TV show sa Netflix Philippines ay ang K-drama na King the Land kung saan bida sina Lee Jun-ho at Im Yoon-ah. Nasa 2nd peso ang Japanese anime na Demon Slayer, Swordsmith Village Arc. Nasa 3rd peso naman ang South Korean romantic drama na See You in My 19th Life at nasa 4th peso ang Black Mirror. Kabilang din sa top 10 ng Bloodhounds, The Good Bad Mother, Our Planet the Second, Never Have I Ever, Hell's Paradise at Dr. Cha. Wala nang Pinoy TV show sa top 10 samantalang 5 noon ay mula sa South Korea. May isa pang pelikulang Pinoy nakasama sa top 10 movies sa Pilipinas ngayon sa Netflix at ito ay ang Mixed Connection sina Miles Ocampo, Kelvin Miranda, JC Santos at Chefi Lomino. Ang top 10 na pelikula sa Netflix na ngayong June 21 Miyerkules ay Extraction 2 ni Chris Hemsworth, Ang Forever Purge, Black Clover, Source of the Wizard King, Extraction, The Boss Baby, Family Business, Snake Eyes, G.I. Joe Origins, The Village, Mist Connections, Assassin's Creed at Teen and Tina. Pangalawang pwesto rin sa South Korean series ang Tale of the Nine-Tailed 1938. Nasa 3rd pwesto ang pelikulang Baby Boy, Baby Girl ni Marco Gumabaw at Kylie Versosa. Nasa 4th pwesto ang pelikulang My Fault. Nasa 5th pwesto naman ang Japanese anime na Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Sa 6th pwesto ang pelikulang Expensive Candy ni Carlo Aquino at Julia Barreto. Nasa 7th naman ang sering Katleya Killer ni Arjo Ataide. Nasa 8th pwesto naman ang pelikulang Ang Mga Kaibigan ni Mama Susan kung saan bida si Joshua Garcia. Nasa 7th pwesto ang K-drama series na Truth to Love at patuloy pa rin ang regular na pagpapalabas ng mga top programs sa Netflix at Amazon Prime Video lalo na sa mga pinapanood ng mga lokal na mga manonood sa Pilipinas. Ngunit ang tanong ay dumarami pa rin kaya mga Pinoy na nanonood ng mga palabas na ito sa online. Matagal nang nakamit ng Maria Clara at Ibarra ang mataas na pwesto bilang number 1 sa loob ng 22 araw sunod-sunod na araw mula April 16 hanggang May 7. Pagkat pumaba na ito sa ranggo, mayroon pa rin mga 5 karagdagang araw na nangunguna pa rin ito. Ano ang iyong komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina Romel Tabutabu, kay Ned at kay Edita Dungog. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.